Kumusta? Ako si Kira. Kung bago ka sa channel nito, Kira. Ang bago at pangyayari. Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. Ako po ang inyong magiging guest narrator para sa gabing ito, dito sa Nginig Stories. Kung sakaling baguhan ka sa channel na ito, inaanyayahan po kayo ng inyong lingkod na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas marami pang Nginig Stories ang inyong mapapakinggan. Oras na naman na. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa dating resort na pinagtatrabahuhan ko. Dati ring may kasino ito pero pinatanggal daw base sa pagkakakwento sa akin ng mga naunang staff, kaya ginawa na lang admin office yung buong floor ng kasino. Malawak itong resort at nasa isang isla. Malayo sa lungsod kaya may staff house din kami. Nag-apply pala ako bilang resort nurse at nakuha naman ako. Unang araw ko pa lamang sa duty at sa HR ako pinapunta para sa orientation. Pagpasok ko sa room, ang dim ng lights na pangkasino talaga ang ilaw kasi may mga corners sa room na madilim talaga. Madadaanan muna yung finance staff bago makarating sa HR office. Ganun din, dim lights din ang meron doon. Ang bigat sa pakiramdam sa buong floor nila. So habang hinihintay ko ang pag-orient sa akin ng HR/nurse na makakasama ko, ay tumingin-tingin lamang ako sa paligid ng buong opisina. Sa apat na dingding ng kwartong iyon, napansin kong dalawa ang salamin na wall doon. Sa isip ko, parang hindi ako magtatagal dito dahil ramdam ko ang pagka-creepy ng lugar na parabang merong iba na nagmamasid. Parang nandoon lang sa isang sulok at nakatitig sa'yo at pinagmamasdan o pinapanood ang anumang iyong ginagawa. Dumating yung inaantay ko at na-orient na rin ako sa wakas. Ako pala ang magjo-duty ng afternoon shift, alas 3 ng hapon, na aabutin hanggang hating gabi. At sa araw na iyon, nagsimula na rin ang aking duty. Ang siste, maiiwan akong mag-isa sa buong floor kapag ganong shift dahil uwian na nila lahat ng alas 5 ng hapon. Karamihan sa kanila ay balikan din sa syudad na abot isang oras din ang biyahe galing sa isla. Nung umalis na nga sila papauwi at ako na nga ang naiwan mag-isa sa buong floor, mas lalo akong nangilabot. Bukod sa pinapatay ng mga staff, ang ilaw sa finance at hallway na papunta sa HR room para daw makatipid, ang katahimikan ang siyang nakakabingi at nakapagdudulot pa ng nginig sa akin. Kaya pagdadaan nako palabas sa HR room, madilim na rin ang bawat sulok. Parang tatlong ilaw lang ang iniiwan nila sa hallway. Tamang internet pa nga ako noon sa computer at chill-chill lamang dahil wala namang pasyente na biglang namatay yung ilaw. Pero buti na lamang ay may emergency light sa HR, pero sa labas ng finance, doon ay nilalamon ng ubod ng dilim. Napaputya pa nga ako nung unang araw ko pa lang na yon. Hindi ako makagalaw at makahinga sa takot ko, pero gusto ko nang tumakbo papalabas sa front desk sa baba, pero lalo akong natatakot sa dilim kung tatakbuhin ko ito.
Nakaupo lang ako at hinihintay kong bumalik ang kuryente. Patingin-tingin sa kung saan at baka kasi ay may makita akong hindi ko gusto. Pero pinapanalangin kong wag naman sana. Parang yun nga yung pinakamatagal kong isang minuto sa buong buhay ko. At pagkatapos ay nagkaroon na rin ng ilaw sa wakas. Dito pa lang ako tila nakahinga ng malalim. Pinagpawisan ako at nanginginig sa takot. Buti na lang, walang nagpakita. Mga sumunod na araw kapag afternoon shift ako, doon sa clinic na lang ako nag-i-stay, which is nasa kabilang building, dahil na trauma ako nang pinatayan ako ng ilaw. Sobra naman kasi yung pag-welcome sa akin ng mga nilalang na nandoon. Nang tumagal, dumami-dami na rin ang workload ko kasi ba naman HR/nurse ang trabaho ko. Kaya naman talagang maloloka ka kung ikaw ang nasa sitwasyon ko. Kahit ayaw ko mag-stay hanggang gabi sa HR office ay napipilitan lamang ako kasi doon lamang may malakas na internet connection at computer. Kaya magagawa ko ang trabaho, hindi tulad sa clinic na wala ang mga kailangan ko. No choice, kung kaya't kailangan ko ring labanan ang takot ko. Minsan sa kalagitnaan ng pagiging busy ko sa aking trabaho ay magugulat na lamang ako sa bigla ang pagsasara ng pintuan ng CR ng HR, lalo kung hindi na isara ng mabuti. Nagkakaroon naman ng biglang maglalock yung CR kahit alam kong walang tao sa loob at pagkatapos ay i-unlock din maya-maya. Minsan nga din ay nag-flash ang inidoro ng pusa. Kaya talagang hindi ko maiiwasang mapamura habang nasa duty. Grabe nga, at mabuti kinakaya ko pa rin. Dinededma ko na lang ang lahat ng naririnig o kaya'y nararamdaman kong hindi maganda. Sapagkat sa realidad ay ako rin naman ang matatalo. Hindi ko matatapos ang trabaho ko kung papansinin ko lang ang mga yun. Pagdadaan naman ako sa hallway ng finance, binibilisan ko na lamang ang aking lakad at hindi na ako lumilingon-lingon pa sa buong paligid sapagkat pagkapag kinamalas-malasan pa ng pagkakataong yun ay makakakita ako ng ayaw kong makita. Madalas nga din, patakbo akong lumalabas pag natapos na ang shift ko ng 12 midnight. Hindi ko nga din alam kung insensitive ang aking mga kasamahan dahil lagi nila akong tinatanong, partikular ng mga staff, kung hindi daw ba ako natatakot doon kapag mag-isa na lang ako. Sinasagot ko na lang din ang tanong ng, bakit naman? Pero sa loob-loob ko ay alam na ninyo ang kasagutan. Ngumingiti nga lang din sila, pero sa isip ko ay halos mapaliw na ako. Isang araw nagkwento yung kasama ko sa HR. Isang gabi habang nagroronda yung guard sa buong floor ng office at diretso para patayin na rin lahat ng ilaw na nakabukas. Yung switch ng mga ilaw ay makikita sa likod ng HR room. Pagbukas niya ng pintuan para abutin daw yung switch ng ilaw, may nakita daw siyang matandang babae. Nakatalikod ito at nakaitim na palda at sa kanyang ulunan ay merong nakatakip na belo. Nakadungaw daw ito sa labas ng bintana dahil may maliit na hallway sa backdoor at may bintana dito pero madilim kapag gabi sapagkat sira ang ilaw. Kaya ilaw mula sa labas o kaya'y matinding liwanag na tumatama sa buwan papasok ng bintana ang pwedeng magsilbing ilaw sa loob pag nagkataon. Sa gulat nga daw ni Kuya, nagpaalam na lamang siya sa matanda na papatayin lamang daw niya ang mga ilaw. Pagkapatay daw niya nito ay otomatikong tumakbo kaagad si Kuya palabas ng floor. Sabi ko na nga ba, meron akong nararamdaman sa backdoor. Mabigat ang pakiramdam ko, partikular kung dumadaan ako doon.
kaya hindi ko magawang patayin yung mga ilaw pagkatapos ng shift ko at ine-endorse ko na lang kay Kuyang Guard na siya na ang magpatay. Second trimester ko na sa pinagbubuntis ko kaya no choice. Kailangan ko talagang mag-stay in sa staff house dahil mabilis na akong mapagod sa biyahe kung uwian ako. May nagsabi sa akin na mag-ingat daw ako kasi may aswang din daw sa isla. Hindi ako naniwala kasi wala pa naman akong naramdaman. Pero isang gabi, pagkatapos ng shift ko at lagpas na ito ng alas 12 ng hating gabi, hindi ako nakasabay sa ibang staff pauwi sa staff house. Mahaba at madilim yung daanan papunta sa staff house. May madadaanan ka pang mga puno sa gilid ng kalsada at idagdag mo pa ang mga huni ng mga panggabing ibon o kaya'y mga tunog ng mga insekto. O kaya naman ay ang pagsayaw ng mga dahon sa mga punong kahoy sa tuwing lumalakas bigla ang hangin doon. Pero pagkatapos o ilang segundo lang ay mababawi ang ingay na yon. Dahilan upang nang sa ganun ay akyatan ako ng hilakbot sa katawan. Lalo kung mag-isa ka lang na maglalakad. Pagkalabas ko pa lang para magsimula ng maglakad papauwi sa staff house, nakarinig ako ng parang dalawang ibon yon. Parang pasigaw yung huni ng ibon na malaki at nung una ay hindi ko pinapansin. Pero kalaunan, mas nakakatakot na ang ginagawa nilang tunog. Alam mo yung tunog na parang at pagkatapos ay susundan pa ng uwak, uwak, sabi pa ng isa. Nakakagulat, nakakatakot, mapapamura ka na lang talaga. Ito na nga ba yung sinasabi nilang aswang? Pero bahala na. Kailangan ko na lang maglakad ng mabilis kesa matakot. Kesa matakot sa katotohanang totoo. Narinig ko ang mga iyon at parang nasa malapit lang sila. Habang tinatahak ko nga ang daan pauwi, nakikiramdam ako sa buong paligid. Sa katahimikan nga noon ay naririnig ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero buti na lang ay mabait ang Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Nakauwi ako ng safe sa staff house. Kinabukasan nagtanong-tanong ako sa isang staff kung totoo ba na may aswang sa isla. At meron nga siyang nakwento sa akin. Ayon sa kanyang kwento, nasa isang cottage daw siya at nililinisan iyon para sa guest na darating kinabukasan. Pagkatapos niya at paglabas lang daw ng pinto, ay may lumipad daw na parang malaking ibon sa taas ng bubong. Ang lakas daw ng pagaspas at sa wari niya ay papalayo daw sa kanya ang naturang nilalang. Alam niya na aswang iyon sapagkat buntis ang guest sa kabilang cottage. Nakwento rin niya na hindi lang aswang kundi madami rin daw na mga multo sa mga cottage pa mismo. Minsan nga ay naglilinis daw siya ulit sa isang kwarto nang sa kanyang paglingon sa gawing kama ay may lalaking nakaupo at nakatalikod pa sa kanya. Akala niya mawawala na ito pag alis niya ng kanyang tingin pero paglingon niyang muli ay andun pa rin ang lalaking yun. Napatakbo siya papalabas. Pinagsabihan din ako ng kasama ko sa HR na wag raw akong uuwi mag-isa. Kailangan ko daw na may kasama at pwede naman daw makisuyo kay Manong Guard kung kailanganin daw talaga. Natatandaan din daw niya kasi na nung siya ang buntis ay may nagpakita sa kanyang malaking itim na aso at nakamasid lamang sa kanya habang papauwi siya sa staff house. Third trimester ko na at malapit na akong manganak
unting tiis na lang. Isang araw may staff naman na lumapit sa akin at nagsabing huwag daw akong magugulat dahil napansin daw niya na tila laging may nakasunod sa akin sa resort. Inamin din niyang may third eye siya. Tatlo raw sila, salitan pa sa pagsunod sa akin. May matandang babae, isang bata at isa pang babae. Pagbuntis daw kasi ay mas naa-attract sila. Kaya pala pakiramdam ko parang meron akong kasamang hindi ko kilala. Ibang nila lang, lalo kapag ako'y nag-iisa sa klinika. Kaya din pala, andun yung pakiramdam ko na parang laging may nakatitig din sa akin. Dun din nasundot ang katotohanan kung bakit pala lagi akong tinititigan din ng staff kapag nakikita ako sapagkat may nakikita siyang sumusunod sa akin. Tinanong ko pa nga kung ano ang kailangan kong gawin para lumayo sila dahil natatakot ako. Sabi naman niya ay wala, pero ang hindi magandang kutob niya ay yung matandang babae sapagkat para raw kasing may gusto daw ito sa akin. Magdasal na lamang daw ako palagi, pero hindi ko naaalis sa isip ko yon at sa tuwing naiisip ko nga ay mas lalo akong nanghihilakbot. Sumasama daw sila sa akin pag dumadaan ako sa front desk at dun daw kasi sila nag-i-stay. So iniisip ko, saan ako dapat dumaan para hindi nila ako masamahan? Sa back door o sa may front desk palabas? Mas okay na ako kako sa front desk at bahala na basta mas panatag pa rin ang loob ko doon na dumaan. Buti na lang, wala naman silang ginawa sa aking masama. May pagkakataon nga na nakipagkwentuhan akong muli doon sa isang staff na may third eye at tinanong ko kung ano-ano pa ang kanyang mga nakikita sa loob ng resort. Hindi man niya inisa-isa, pero partikular siyang sumagot na madami daw sila. Sa katunayan nga'y parang normal lamang sa kanya ang makakita na ng mga ganun, kung kaya't hindi na rin siya nagigitla. Parang casual pa nga din siyang sumagot sa akin na parabang sanay na talaga. Sa backdoor sa likod ng HR ay meron din daw na pugot na ulo doon. Minsan naglalakad papasok sa hallway at sumisilip pa daw sa mga kwartong nandoon. Sa pantry naman ng staff na kung saan katabi ang stock room na nakakandado, palagi daw na meron doon na parabang nandoon sila nakulong. Mas gusto nga daw nila kung mas madilim sa bahaging yun. Sa may tabing dagat may isang trunk ng malaking kahoy na ginawang display at minsan ay ginagawang upuan ng mga guest at doon nga sila nagsiselfie sapagkat maganda talaga ang pagkakahulma nun. Lalo kung gagawin pang background ang dagat na nasa likuran nito. Doon naman daw sa partikular na lokasyon na iyon ng resort ay meron daw mga nakatirang tiyanak. Pero isa sa kanila, itim na tiyanak, kaya hindi raw lumalapit yung staff na yon sa puno. Isang gabi pagka-uwi ko sa staff house ay dumiretso ako agad sa kwarto. Wala akong kasama nung gabing yon kasi umuwi nga ang ka-roommate ko. Saktong nasira pa naman yung aircon kaya binuksan ko yung bintana. Hallway papunta sa ibang kwarto ang tapat ng bintana. Nakatulog rin ako kaagad dahil sa pagod, pero nagising ako ng bandang alas 2 ng madaling araw dahil nasi-CR ako. Pagkabalik ko nga sa kama, hindi pa man ako nakakahiga at nakaharap ako sa bintana nang may makita akong dumaan sa hallway. Alam kong babae ito sapagkat naka-uniforme siya na katulad ng pang front desk staff sa aming resort. Mabilis siyang dumaan pero nakita ko talaga ang kanyang kasuotan, kaya hindi ako natakot kaya humiga na lang muli ako at natulog. Kinabukasan pagpasok ko nga sa trabaho, inisip ko bakit umuwi yung front desk staff ng ganong oras
eh hindi pa naman tapos ang duty niya. Laking pagtataka ko talaga. Kaya nagtanong muli ako, lalo sa mga nasa night duty, kung umuwi ba siya kagabi. Isa lang ang duty sa gabi eh. Bakit niya nga naman iiwan yung front desk na walang tao? Eh alam naman niyang mortal sin iyon sa aming resort. Sinabi niya, hindi daw siya umuwi. Kaya dito ay napakunot ang aking noo at nagtanong ng, sino yun? Tinanong ko ulit yung staff na may third eye, baka sakaling makakuha ako ng sagot sa kanya. Hindi nga ako nagkamali dahil umoo siya at kinumpirmang kilala daw niya yung nakita ko. Multo nga daw ito ng namatay na front desk staff at nasawi sa isang aksidente sa motor. At ang pinangyarihan ay may kalapitan sa resort. Nawalan daw kasi ng kontrol ang motor na kanilang sinasakyan at sumemplang ito. Ayon sa staff na may third eye, ang last memory daw niya kasi na buhay ay nung nasa resort siya bago umuwi, kung kaya't doon naiwan ang kanyang kaluluwa. Pag daw kasi namatay bigla, bumabalik ang kaluluwa sa huling pinanggalingan nito, kaya matagal na raw itong natrap doon at hindi na siya makaalis. Pero nung gabi raw na nakita ko siya na dumaan sa hallway, ay patawid na daw siya noon sa kabilang buhay dahil natulungan na daw ito ng staff na may third eye na gawin ang bagay na yon. Hinanap ko nga sa Facebook ang kanyang profile base sa ibinigay na pangalan sa akin ng staff na may third eye at hindi nga ako nagkamali sapagkat siyang siya talaga yung nakita kong dumaan kagabi. Buti na lang pag nakakakita ako ng multo, yung mukhang tao pa rin ang nakikita ko at hindi yung mga katulad sa mga pelikula na nakakatakot at naliligo sa pulang likido. Yung mapapaisip ako kung multo o tao ba yung nakita ko. Minsan iniisip ko kung nakabukas din ba ang third eye ko kasi nakakaramdam ako at nakakakita kahit hindi ko gusto. Pero awa ng Diyos ay hindi naman kasing dalas ng katulad sa staff na may third eye. Sabi din ng mga naunang staff sa aming pinagtatrabahuhan sa isang lunch out namin at wala sa hinagap na mapag-uusapan ang kauna-unahang kasaysayan ng resort na aming pinagtatrabahuhan. Ayon sa staff na yon, dati daw ay isang komunidad at may sementeryo ang kinatatayuan ng resort. Yung community'ng binabanggit niya ay inilipat sa tabi ng resort na pinagtatrabahuhan namin at yung sementeryo naman ay hindi na nailipat. Kaya nung dinedevelop din daw ang resort na aming pinagtatrabahuhan ngayon, may mga nahukay pa daw na mga kalansay at uniforme ng mga Hapon sa tabing dagat sa isang bahagi ng resort. Ito rin daw maaari ang makapagpapaliwanag kung bakit may nahahagip din daw ang mga CCTV ng aming resort, lalo sa gawing dulo kung saan daw nahukay ang mga uniforme ng Hapon at maging ang kalansay. Meron pa nga daw namataan sa parehong lugar na parang may nakatayo lang na lalaki. Tila baga nakikipagtitigan din sa CCTV. Kaya kung magagawi kayo sa resort na ito, mainam na huwag niyong unahan ng takot. Maganda pa rin naman talaga yung resort. Kaya mas mainam na enjoyin na lang ninyo ang pag-stay dito. Kung sakali man, ay alam na ninyo kung ano o kung saan ito. Bonus lang kung tutuusin yung katatakutan at karanasan namin dito. Isa itong luxury resort. Ito ang dahilan kung bakit madalas na mga yayamanin lang talaga ang aming mga nagiging guest. Ito rin na makapagpapaliwanag kung bakit kukonti lamang ang nagiging guest namin. At sa tuwing kukonti nga ang aming guest, dito mas nararamdaman namin ang presensya ng mga nilalang na mas nauna pa sa amin dito sa lugar na ito.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!